Yun. Grabe. Natatawa na lang ako sa sobrang init. Sa aking base, sa aking nabasa sa Facebook, sa aking friend na si Jun Ray, nabasa ko yung ano niya, yung message niya about dun sa sinasabi niya sa StreamYard. Medyo hindi niya ba pick up yung mga text ko at gusto niyang gawan ko siya or gawan ko ng video yung sinasabi niyang ano, tungkol sa StreamYard. Paano i-connect? Paano nga ba i-connect ang StreamYard sa YouTube channel? Yun lang po. Welcome to my channel. Janelle Talon. Sobrang ngayon ng mga panahon na rin. Grabe. Sobra. Init. Ngayon sa summer. Based sa aking nabasa sa Facebook, hindi ma-pick up ng aking kaibigan si Jun Ray. Bais vlog. Yung nag-vlog ngayon. And tungkol sa StreamYard, hindi daw niya ma-connect. Paano ba ang gagawin? Ito ba'y app? Or ano bang klase ito para ma-connect sa YouTube? Ang StreamYard ay ito ay isang klase na pang-stream sa YouTube pag ikaw ay nag-live. Para may imbitahan mo yung mga friends mo na YouTube din ang ginagamit sa pag-live. Para pwede mo siyang invite sa iyong channel. Yun ang gamit ng StreamYard. Sa ngayon, hindi niya alam paano gamitin to. Ngayon, tuturok ako kung paano gagawin. Pwede siyang buksan sa Google Chrome, sa Firefox, Safari, or sa Opera Browser. Take note, ito ay pang desktop or laptop computer lang. Hindi ko lang sure kung gumagana to sa mobile phone, pero ito ay subok na sa paggamit sa desktop at sa laptop. Take a roll! Yeah! Ayun, pwede. Sa mga manonood dito ngayon, explain ko sa inyo paggamit ng StreamYard about paano gamitin siya. Request by friend of Jun Ray Baez Vlog sa kanyang channel. Then, gusto niya malaman kung paano doon i-connect ang StreamYard sa kanyang pag-live sa YouTube. Pwede rin itong gamitin sa mga Facebook account, sa Facebook page. Pero kalimitan maraming gumagamit nito sa mga YouTube account, sa kanilang pag-live sa YouTube. Marami sa mga tao hindi alam gamitin ang StreamYard. Ang StreamYard ay isang website na kung paano magparami ng subscribers sa YouTube. Pero kalimitan hindi alam ng iba nag-live kung paano gamitin ito. Ganito pag setup po nito ha. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin. Pag naggawa kayo ng account sa StreamYard, meron siyang tawag dito, water link sa taas sa bandang kanan. Then sa bandang kanan nakalagay doon ang StreamYard. Kung gusto niyo tanggalin ng watermark ng StreamYard, meron siyang purchase para bilhin niyo siya. Pero okay na 'yun kahit na meron siyang watermark sa bandang kanan, magagamit nyo naman siya na maayos.
to invite your friends habang nagla-live. Hindi yung kayo lang nag-iisa nagla-live. May kausap kayo dito pag nag-live kayo sa StreamYard. Ito, papakita ko sa pag-live. Pag ano siya, sa pag-gawa nito. Set up natin ngayon. Kailangan po pag nagbukas kayo ng StreamYard, bukas ang inyong YouTube account. Pagkabukas nyo po na... Eto, pakita ko sa inyo. Open ko yung Chrome app sa aking Chromebook. Then, punta ka sa YouTube. Yan. Napansin nyo, hindi siya naka-login. Na-sign in natin siya. Yan. I-refresh ko na. Set up mo siya sa yung ginagamit na account. Yan, gamitin ko yung account ko. Pagka-open ko ng account, stay mo muna siya. Punta mo siya sa your channel. Ito yung account ko. Then, pag na-open mo na yan, magbubukas ka ng new tab. Sa bandang kanan, makikita mo may new tab doon. Pinutin mo yung new tab. Magiging dalawang windows, dalawang page ang lalabas sa inyong browser. Isang para sa YouTube at isa para sa gagamitin mong StreamYard para i-connect sa yung YouTube channel. Search mo yung StreamYard. Nagkamali pa ako ng spell eh. Okay. Ayan. Pagkapunta mo ng StreamYard, punta ka sa create account. Kung bago ka pa lang, create account ang gagawin nyo sa StreamYard. Ayan. Napansin nyo, pumunta tayo sa create your account from StreamYard. Ilalagay mo dito sa create your account your email na ginagamit sa ngayon. Yung email na ginagamit niyo sa YouTube channel niyo po, yun ang ilalagay niyo. Hindi yung yahoo.com, hindi po siya gagana. Gmail account po ang gagana po dito. Tinry ko na rin yung dati yahoo.com, ayaw gumana talaga. Gmail account talaga hinihingi ng StreamYard. Take note, sa gagawin yung create account sa StreamYard, kung anong ginamit nyo sa Google account nyo, sa Gmail account nyo, yun din ang ilalagay nyo sa StreamYard account nyo bago kayo bigyan ni StreamYard ng pin code sa inyong Gmail account. Wait lang ah, naghingi ng pin code galing kay StreamYard sa phone ko. Mula sa laptop, dito nyo makikita sa inyong messaging kung ano yung message sa inyo ni StreamYard. Ayan. Andito siya pumasok sa Google. Makikita nyo yung pin code. Okay. Kukunik nyo yan sa inyong laptop. Ayan. Ayan. Pinitin nyo yung send. Ayan. Antayin nyo yung send sa Google. Ayan, meron ako na-receive. Ayan. Tatype nyo mula doon sa phone nyo. Message for Google. Tatype nyo sa laptop nyo yung 6 na digit na nakuha nyo sa verification ng Google nyo sa phone. Yung 203344. Yun ang itatype nyo doon sa yung code verification nyo.
Yan. Pindutin ang next, then successful connection to StreamYard. Pindutin nyo onward. Pindutin yung StreamYard. May makikita kayo sa bandang taas. Add destination. Punta kayo yung YouTube channel. Slow. Oh. Yan, access. Gustong i-access yung Google account. Yan, StreamYard. Payagan. Siyempre, pindutin mo yung payagan. Yan, accessible ngayon. Yan, nakita mo? Tumulog na naman ng phone ko. Yan, tumulog na. Acceptable na raw. Dito, ilalagay mo sa title mo kung ano yung ilalive mo ngayon. Lagay mo live streaming. Katulad nito, sample ang gagawin ko dito, live streaming. Video. Live streaming. Tapos sa description mo, ilalagay mo kung ano yung ilalive mo. Ano bang pag-uusapan nyo? Try la, ito, lagay ko. Try live streaming. Yan, ganyan. Siyempre, dapat naka-public. Privacy, public. Then, schedule. Pwede nyo siyang schedule for later. Ayan siya. Lalagay nyo kung ano-ano, thumbnails. Image. Thumbnails. Kaya may na-text. Si Junray na naman. Ayan, meron ako nakasave dito sa akin. Tinatawag na removable flash drive. Removable flash drive, 64 GB PDK. May kunin ko na siya. Ngayon, lumabas sa screen. Ganyan siya. Ganyan. Punta kayo sa upload thumbnail image. Punta ka doon sa flash drive. Sa flash drive, makikita mo kung saan dyan yung logo. E dito ko siya nilagay. Yan. Naimili ka ng iyong picture. Sa live streaming. Yan. Yung akin ng pamagalive streaming, ganyan ang lalabas. I-apply mo siya. Ayan. Schedule for later or today. Ayan, malagyan mo kung ano schedule ng start ng yung pagda-live sa YouTube. Kung anong oras. Pwede mo siyang palitan kung gusto mo yesterday ano, or tomorrow. Ayan, lalagyan mo yung date. Kung kailan ka magla-live. Tapos, or anong oras. Ilang oras, tapos minuto. Kung AM or PM ka magla-live. Yan. Tapos, dito sa taas, may makikita ka, di ba, nakalagay ito yung YouTube channel nyo. Sa taas, YouTube channel. Pwede ka pa magdagdag dito ng isa pa, oh. Add destination. Pwede niya i-connect yung Facebook page niyo habang naka-live ka sa YouTube. Pwedeng dalawa siya. Pero ang gagawin natin, kasi bihira ako mag-ano sa Facebook. Bihira ako gamitin ang Facebook account ko pag magla-live. Ang gagamitin natin ay YouTube. Create broadcast. Yan, na-create na yung ating broadcast sa StreamYard. Then, i-enter mo yung broadcast studio mo.
syempre, dapat i-allow mo rin yung ano nyo, yung microphone ng inyong laptop or yung sa desktop o naka-desktop kayo. So ngayon, hindi siya naka-connect. Di kasi siya nag-green, dapat nag-green niya kung gumagana. You're entering broadcast, no? Mic access. Pindutin mo yung allow mic and camera access. Ayan, nagtatanong si Chrome, Chromebook, kung i-allow ba yung inyong microphone, tsaka yung inyong camera. Siyempre, i-allow nyo yan para gumana. Ayan, umilaw na siya. Nakikita nyo yan, umiilaw na siya. Umiilaw na yung ilaw ng microphone. Ayan siya, ay nakikita nyo. Kita na rin ako sa video. Ayan po ang itsura ng sa StreamYard. Siyempre, lalagay nyo ako kung anong di-display nyo yung pangalan. Ay, type yung pangalan nyo. Enter broadcast. Ganyan siya. Ang itsura niya. Dito niya enter broadcast. Ayan. Ganyan. May mapapansin ka na you are not a part of the StreamYard yet. Click to add your audio and videos. I-add mo ito. I-add mo ito para ma-add to doon sa screen. And nandoon na siya. Now, mapansin kayo, dito, may dalawa siyang channel. Dalawang tao na nakalagay. Pwede yan dalawang channel ilagay. Sa ngayon, wala pa. Tsaka to, ganun din. Ito, pwede tatluhan. Ito, isahan. Tapos isang web page o yung YouTube channel na gusto mong tignan or Facebook or anumang web page. Ito, dalawang channel, dalawang kayo mag-usap at isang web page or disilip kasi ibang web page. See? Dito, makikita nyo dalawa yung kanyang ano, marami siyang pamimilian. Pwede rito ito katulad nito. Dalawang channel, pwede may ilagay. Pwede rin yung, ayan, ganyan. Kesa pag gusto nyo gawin yan, kailangan naka-online din yung inyong friend sa kanyang channel, YouTube channel. Pwede rin kayo mag-invite dito na another channel, tatlohan. Pwede isang channel, tapos isang yung sinusubscribe yung channel o yung gusto nyo tignan na YouTube channel. Or other website, pwede rin. Dito, dalawang channel, tapos isang web page. Dito, web page, pwede mo silipin. Kung gusto nyo ipakita din sa channel nyo. Ingat-ingat kayo sa pag-broadcast ng ibang channel, baka may copyright content. Baka may violation nyo kung mangyari yun. Tatlong violation sa YouTube. Copyright strike will be permanented. Close your YouTube channel. According to the rules of the YouTube policy, ganun ang nakalagay sa kanilang sistema ng patakaran nila. Tapos, banda dito, ilalagay mo kung anong gusto mo i-display dito. Dito, ilagay mo. Live streaming, sample. Live streaming. Ayan na. Sample natin, gusto mong ilagay dito sa chat ay live streaming. Ayan. Ilalagay mo siya dito sa baba, sa chat, live streaming, then post mo siya, chat, pindutin mo yung chat. Yan, nalabas na siya doon, live streaming. Yan siya, live streaming. Then, i-add mo siya dito, show in this screen, para may pakita dito. Yan, ganun na nangyari, nagkaroon siya ng live streaming. Yung chinat mo, mapupunta dito sa screen,
ng monitor mo na habang ikaw naka-live. Tapos yung pangalan ng iyong binabroadcast, lalabas siya dito. Ngayon, naka-live ka sa StreamYard pero hindi pa yung naka-publish sa publiko. Para may publish mo siya, pindutin mo yung go live. Ito. Pindutin mo yung go live. Yan, pag pinindot mo yung go live, lalabas na yun sa YouTube channel. Yan. Nandun yan. Pag may nakaganyan na kulay red, naka-live ka ngayon sa YouTube. Nandun na yan, naka-live. Then, kung gusto mo ma-check mo kung totoo nga naka-live ka sa YouTube, check mo dito. Yan, punta ka sa YouTube. Puntahan mo yung channel mo. Kita rito, nakalive ka dyan sa channel na yan. Ngayon, nakalive ka sa YouTube channel mo. Live ngayon yan dyan sa channel mo. Okay. Pag inopen mo ang channel mo, ganyan ang mangyayari sa live streaming mo sa YouTube. Yan. Ibig sabihin, nakalive ka nga channel mo. Then, ito. Balik ka ulit sa StreamYard na konektado sa YouTube mo. Pag gusto mo tapusin ang iyong, gusto mo mag-log out, i-disconnect ang iyong StreamYard, syempre, pindutin mo yung end broadcast. Ayan. End broadcast, pindutin mo pa isa. Dalam, ano yan eh. Dalawang beses nagpapakita. Ayan. Siyempre, good. Ayan. Not now. Ayan. Siyempre, hanggang dito na lamang yung may babahagi ko dahil sa gusto lang makita ng isa kong friend kung paano ginagawa pag-connect ng StreamYard sa YouTube. Siyempre, para malaman mong may ilalag out yan. Punta ka dito sa StreamYard. Ilag out mo yung account mo. Log out mo siya. Automatic disconnect din siya sa YouTube mo. Protektado yung YouTube pati yung StreamYard account. See? Ano lang po ang pag-connect mo ng StreamYard sa YouTube channel mo gamit ang StreamYard. Ngayon, hindi ko masasabi sa inyo kung kailan ko pwede i-add yung iba kong friends dito kasi naka-offline yata sila ngayon. Try ko sa susunod kong gagawing video kung may i-add ko sila dito. Kasi pinagawa lang sa akin itong video na to sa isang friends ko, isang vlogger na gustong matutunan paggamit ang StreamYard. Now, hindi niya alam kung paano paggamit kahit marami siyang subscribers sa ngayon. Siyempre, mas maganda pa rin pa nag-live ka, marami kang mga nakakasalamuhang ibang tao at yung talagang interesado sa iyong ginagawang video. For now on, ito lang muna ang ating ginawang video for today. Dahil sa itong gustong matutunan aking isang friend na nasa ibang bansa ngayon.